Siyang babaeng inalay at binawian ng buhay ng isang banda para sumikat sila. Tong nakakakilabot na kaso ang nag-inspire sa movie na Jennifer's Body. Siya si Ellis Paller, 15 years old na taga-California. Gaaral siya sa Arroyo Grande High School in 1995 at typical teenager lang naman siya. Marami siyang kaibigan, maraming nakakakilala sa kanya at kabilang dito ang tatlong lalaking babago sa buhay niya. Ito ay sina Royce Elliot Casey, 16 years old, Jacob William Delashmut, 16 years old, at si Joseph Lee Fiorella, 15 years old. July 22, 1985, inaya nilang tatlo si Elise na magpunta sa Nepomo Mesa Eucalyptus Grove na isang malaking gubat. Since kilala niya naman sila, sumama si Elise sa kanila at imbes na magpakasaya sila, dito siya inatake ng tatlong lalaki na to. Habang magkakasama sila, dito persa ang pinigilan huminga ni Jacob si Elise gamit ang sinturon niya habang si Royce naman ay hinahawakan si Elise. Pero hindi pa ito dito natapos dahil naglabas din sila ng patalim at salit-salit na pinagsasaksak si Elise. Noong gabi, pinahirapan at binugbog nila si Elise at sa sobrang lala ng ginawa nila kay Elise, binawian na siya ng buhay ng gabi na yon. Panigurado iniisip niyo din bakit nila ito gagawin sa isang inosenteng tao. Ayon sa kanila, ginawa daw nila ito para ialay siya sa demonyo at para sumikat yung banda nilang may pangalan na Hatred. At bakit si Elise yung napili nila? Pili nila si Elise dahil sa blond niyang buhok, blue na mga mata at dahil iniisip nilang birhen pa si Elise. Bigla ang pagkawala ng Elise, agad naman siyang hinanap ng mga magulang niya. Bigi sila ng tulong sa mga pulis pero hindi nila siya mahanap. Months ang lumipas, walang bakas na Elise ang nakita until may umamin. In March 1996, natagpuan ang walang buhay at naaagnas na katawan ni Elise malapit lang sa bahay nila. Tagpuan lang si Elise nang umamin sa mga pulis si Royce at sinabing nakukonsensya na daw siya at natatakot siyang baka bawian din siya ng buhay ng mga kaibigan niya. Ayon kay Casey, habang naghihingalo si Elise, umiiyak pa daw ito. Dadasal pa daw ito kay God na iligtas siya, tinatawag daw nito yung nanay niya pero walang awa at tulong na dumating. Ayon pa nga kay Royce, ginawa daw nga nila talaga ito para magkaroon sila ng kapangyarihan mula sa ibaba at para mas gumaling silang maggitara. Ang kausapin naman ng mga pulis si Joseph, sinabi niyang gabi-gabi daw niyang pinagsisihan yung nangyari at hinihiling daw niya gabi-gabi kay God na buhayin ulit si Elise. January 1997, mabilis lang nalakad yung kaso at dito nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong yung tatlo. Sama rin sa mga kinasuhan ng mga magulang ni Elise na nadamay din sa kaso ang bandang Slayer ay dahil sa isa sa mga kanta nila na ginamit daw as inspiration nung tatlo para gawin yung ginawa nila. Siyempre, since kanta lang naman yon, hindi umagree yung judge sa kanya. In kay Jacob, yung kantang yon masama naman daw talagang epekto sa kanila. Pero ang pinakarason daw kung bakit nila ito nagawa ay dahil sa obsession ni Joe kay Elise.